Assalamu alaikum, magandang gabi. Atin ang pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Ito ang Pasada alas 7, hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office. Nagsagawa ng Budget Forum ang Ministry of Finance, Budget and Management o MFBM bilang paghahanda sa budget ng BARMM para sa fiscal year 2023 kahapon April 4 sa Cotabato City. Binaluhan ng iba't ibang representatives ng mga ministries and offices kasama ang miyembro ng BTA Parliament at civil society organizations. Ang aktibidad ay magsisilbing lugar para magbigay ng mga alituntunin sa gagawing proseso sa pagpasa ng budget proposals na nakasentro sa pangangailangan ng mamamayang Bangsamoro. Pinuri naman ni Bangsamoro Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang MFBM sa matagumpay na pagsasakatuparan ng aktibidad dahil mas naging malinaw ang paghahanda ng mga ahensya sa BARMM para sa taong 2023. Dagdag naman ni BTA Parliament Speaker Attorney Pangalian Balindong na ipagpatuloy ang mga programa at proyektong magdadala ng peace and development para sa ikauunlad ng mamamayan nito. Bilang parte ng pagdaraos ng buwan ng pag-aayuno, naghanda ng iba't ibang aktibidad at programa ang Office of the Wali, katuwang ang Hayatul Ulama El Muslimina Build Philippine Incorporated. Formal na nagsimula ang programa nito noong April 2 na binubuo ng Quran Reading Competition at Islamic Lectures. Layo ng nasabing aktibidad na pangalagaan ang kultura ng Bangsamoro upang masuportahan ang pagpapaunlad, moral governance, pagpapatibay ng kapayapaan at pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat Bangsamoro. Hinihikayat naman ng Office of the Wali ang lahat ng mamamayan na makilahok sa mga natura aktibidad sa Sharif Tabunsuan Cultural Complex mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Samantala, nakatanggap ang ilang mga may kapansanang residente ng iba't ibang munisipalidad ng Tawi-Tawi mula sa Bangsamoro Transition Authority sa isinagawang distribusyon noong March 28 hanggang 29. Pinangunahan ng opisina ni Member of the Parliament Alshed Sali ang pamamahagi ng 56 wheelchairs, 10 hearing aids at 40 canes o tungkod. Ayon kay MP Sali, hindi dito magtatapos ang hakbang ng kanyang opisina lalo na't may mga dumudulog pa na mabigyan ng kahalintulad ng mga kagamitan mula sa nasabing lugar. Ang programa ay sa pakikipagtulungan ng DTA sa Ministry of Health, Integrated Provincial Health Office, Rural Health Unit ng Tawi-Tawi at iba pa. Samantala, ininspeksyon ni Ministry of Transportation and Communications Minister Dickson Hermoso ang ongoing renovation ng passenger terminal building ng Awang Airport sa Dato Odin, Sinsuat. Ito'y upang alamin ang kalagayan ng implementasyon ng proyekto sa panguna ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAT. Layunin rin nitong siguraduhin na ang pagsasaayos ng building at pasilidad ay magiging daan sa pagpapabuti sa kabuuang kondisyon ng airport at masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga biyahero. Pagkatapos ng renovation, inaasahang ito-turn over ang nasabing proyekto sa Bangsamoro Airport Authority sa panguna ni Airport Manager T. Carmen Sita Sali. Sa panguna ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy, nakatakdang isagawa ngayong buwan ang paggunita sa Month of the Planet Earth na may temang Invest in Our Planet. Layunin ng naturang pagdiriwang ngayong taon na bigyang diin ang kahalagahan ng pakikilahok ng iba't ibang government agencies at iba pang stakeholders sa pagsasagawa ng kaukulang aksyon upang matugunan at masolusyonan ang patuloy na suliranin sa climate crisis. Ito rin ay bilang pagsunod sa Proclamation No.
1482 series of 2008 kung saan ang buwan ng Abril ay idineklarang bilang the month of the planet Earth na hangaring maisulong ang pangangalaga nito laban sa mga environmental degradation. Gugunitain din ang Earth Day tuwing April 22. Paalala naman ng Menre na magtulungan sa pangangalaga sa ating planeta upang masolusyunan ang suliranin pangkapaligiran na ating kinakaharap tulad ng climate change at mabawasan ang epekto ng pollution. Sa ating panahon ngayon, nasa 320 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur, ang low pressure area at nakapaloob ito sa intertropical convergence zone na nakakaapekto sa Mindanao. Sa weather bulletin ng PAGASA, makakaranas ng maulap na may dalang kalat-kalat na pag-ulan ang LPE at ITCZ sa Mindanao. Alamin naman natin ang lagay ng panahon bukas sa Bangsamoro Region. Nasa 70% ang chance ng pag-ulan at maglalaro sa 24 hanggang sa 34 degrees Celsius ang temperatura sa Cotabato City. 90% ang chance ng pag-ulan sa Marawi City bukas at nasa 20 to 25 degrees Celsius naman ang lagay ng temperatura. Sa Lamitan City, maglalaro sa 24 hanggang 28 degrees Celsius ang temperatura at 70% ang chance of rain. Sa mga probinsya naman, nasa 18 to 23 degrees Celsius po ang lagay ng temperatura sa Lanao del Sur at may 100% chance of rain. 24 to 28 degrees Celsius naman ang temperatura sa Basilan at 70% ang chance of rain. 25 to 28 degrees Celsius naman po sa Sulu at mababa ang chance ng pag-ulan na nasa 70% lamang. 23 hanggang sa 27 degrees Celsius naman sa Tawi-Tawi at 70% ang chance of rain. Nasa 24 to 31 degrees Celsius ang temperatura sa Maguindanao na may 70% chance of rain. At sa probinsya ng North Cotabato ay nasa 23 hanggang sa 29 degrees Celsius at 80% ang chance ng pag-ulan. Sisikat ang araw bukas ng 5:39 ng umaga at lulubog naman ng 5:52 ng hapon. Good news po dahil nananatiling zero new cases o walang bagong kaso ng coronavirus disease ang naitala ng Bangsamoro Interagency Task Force sa rehiyon base yan sa datos kahapon as of 6 p.m. ng April 4. Dahil dito nananatiling nasa 19,745 ang bilang ng total coronavirus infection sa rehiyon, nakapagtala rin ng isang paggaling o COVID recovery kaya bumaba na sa 6 ang aktibong kaso o mga pasyenteng patuloy pang nagpapagaling. Paalala pa rin ng Bangsamoro government, panatilihin pa rin ang pagsunod sa minimum public health standard ng Ministry of Health at makiisa sa pagsugpo ng pandemya sa pamamagitan ng pagpapabakuna. At yan ang pasada ng mga balita sa pasada alas 7. Paalala mula sa Bangsamoro government sa panahon ng pandemya, patuloy na sumunod sa minimum public health standard ng Ministry of Health, sundin ang Bida Solusyon. Bawal ang walang mask, isanitize ang mga kamay, dumistansya ng 1 metro at alamin ang tamang impormasyon. Protektahan rin ang inyong sarili at inyong mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagpapabakuna. Magpatala sa COVID-19 vaccine portal sa covid19.bangsamoro.gov.ph at maging parte ng solusyon. Manatiling nakatutok sa mga pinakabagong balita at impormasyon, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Jana Datuali, naghahatid ng balita sa ngalan ng Servisyong Publiko at Moral Governance. Maraming salamat at Ramadan Mubarak!